Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo nawa'y sumainyo. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa 17th linggo ng karaniwang panahon. At ngayon din po ang pagdiriwang ng 2nd pandaigdig na araw para sa mga lolo at lola at mga nakakatanda. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora. At napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham,
Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At tumugon ang Panginoon. Hindi ko ipahahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumenhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 54 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon, tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit. Magtatanong pa po ako, kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako. Kung 20 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon. Muling tugon sa kanya. Sa katapos ay sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon. Tugon ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Kung ang Diyos mang Panginoon ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Kumublimay kita niya yaong hambog at pasikat, kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam panatag sa iyong piling. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay.
Iyong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, noong kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Katulad ng ginawa ni Juan, sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, Ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain, nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak.
Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang inihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sabagkat tumatanggap ang bawat tumihingi, nakasusumpong ang bawat tumahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang pong Jesus Nazareno. Kung nais nating mapatibay ang ating ugnayan o ang ating relasyon, pakinggan mo ng mabuti kung ano ang mensahe ng Poong Jesus Nazareno sa iyo, sa ating lahat. Sabi ng mga henerasyon ngayon, merong uri, dalawang uri ng relasyon ang umiiral. Yung una, siyempre yung tinatawag nga nating relationship, yung malalim, no, relationships. Meron din daw situationship. Situationship. Yan. Tingnan natin, no, kung paano natin uunawain itong situationship. Sa ating pong ebanghelyo, lumapit ang mga alagad kay Jesus at humingi ng tulong. Nagpapaturo siya. Ang sabi nila, turuan mo rin kaming manalangin. Sabihin niyo nga po, panalangin. Ang pananalangin ay ang ating pamamaraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ng ating pakikipag-usap sa Diyos. So pag sinabing, anong gagawin mo? Magdadasal ako. So, ibig sabihin, makikipag-usap ka sa Diyos. Yan. So ngayon, ibabalik ko doon. Nasaan tayo sa relasyon natin sa Diyos? Tayo ba talaga ay may relationship sa Diyos? O tayo ay may situationship sa Diyos? Pag sinabing relasyon sa Diyos, madalas tayong nakikipag-usap. Madalas tayong nakikipag-communicate sa Kanya. Pag situationship, kapag may problema lang, doon tayo nakikipag-usap. Kapag may sitwasyon lang, kapag may issue lang, doon ka lang lumalapit. O sige, para mas maintindihan pa natin ng konti. Sa mga magulang, di ba napapansin nyo minsan, kapag may kailangan ang inyong mga anak, doon lang sila lalapit. Kapag may hihingiin, doon lang sila maglalambing. Pero kapag wala, kahit agilapin mo, kahit i-text mo, hindi sasagot. So, ibig sabihin, yung ugnayan nila sa magulang ay hindi ganun kalalim. O ngayon, eh, sa atin, gaano kalalim ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos? Kung bibigyan ba tayo ng grade? Pasado ba tayo sa communication skills? O bagsak tayo sa ating communication skills?
Uy. Bakit kayo nagkakaproblema? Bakit tayo nagkakaproblema? Lalo na dito, no? Sana po, no? Tandaan nyo. Itong mga magpapakumpil, marami dito ikakasal, no? Ikakasal. Kung gusto nyo maging matibay ang inyong relasyon, ang inyong panibagong buhay na tatahakin, mag-communicate kayo. May mga bagay na hindi kayo naiintindihan, hindi maiintindihan. Pero wag na wag puputulin ang komunikasyon na dahil lang hindi tayo magkaintindihan, eh bahala ka na dyan. Hahanap ka ng ibang makakaintindi sa iyo na sa umpisa lang naman, doon ka papakinggan. Pero eventually, hindi ka na rin maiintindihan. Importante ang komunikasyon. Kaya ganun din sa atin. Nanghihina at manghihina tayo kung ititigil natin ang buhay pananalangin natin. Maganda po yung, no, yung sabi sa ating Salmong Tugunan, no? Sabi doon, nang ako ay tumawag, tugon mo ay aking pinakinggan. Tugon, yung answer, yung sagot. Na kapag humingi ka, yun nga sabi ko, no? Nakikipag-usap ka ba dahil mahalaga sa iyo ang relasyon ninyo? O nakikipag-usap ka sa Diyos dahil mayroon kang kahilangan ngayon? Iba po, pag nagbabasbas tayo, no? Dala-dala yung mga passport, dala-dala yung mga documents, minsan lapis, notebook, kasi may exam, magpapabasbas. Pero pagkatapos, bihira mo na makita ulit na makipag-usap sa Diyos. Ang problema lang, nagtatampo tayo sa Diyos kapag hindi agad pinakinggan, ibinigay ang panalangin mo. Eh malinaw, ang sabi ng Salmong Tugunan, nang ako ay tumawag, tugon mo ay aking pinakinggan. Ano ba yung tugon niya? Ano ba yung sagot niya sa dasal mo? Bibigay niya ba sa iyo? O hindi? O saka na? Pinakinggan mo ba yon? Tinanggap mo ba yung sagot ng Diyos na, Lord, bigyan mo ako ng bagong cellphone. Eh ang sagot ng Diyos, hindi pwede. Ang sagot ng Diyos, wag muna. Nag-i-inarte ka lang eh. Hindi na ba nagagamit ang cellphone mo para bumili ka ulit? Na minsan nagagalit ka sa magulang mo kapag, ay luma na, gusto ko bago. Magagalit ka dahil lang ka ngayon, ayaw pa rin ibigay yung panalangin mo. Eh, wag muna, hindi pa. Ang Diyos po, lahat pinakikinggan niya. Lahat ng sinasabi mo, pinakikinggan niya. At kahit sigawan mo, kahit magalit ka sa Kanya, hindi yan magagalit, papakinggan ka niyan. At ihintayin niya na ikaw naman ang makinig sa Kanyang sasabihin. Eh baka ngayong araw na ito, no? At least makatulong sa iyo yung ipinagdaramdam mo sa Diyos, yung ipinagtatampo mo kasi nga lagi ka naman nagdadasal, lagi ka naman nagsisimba, pero hindi ka pinakikinggan. Pakiramdam mo kasi, no? Feeling mo hindi ka pinakikinggan ng Diyos. Yes, ngayong araw na ito, nawa po matanggap natin, no? Pinakinggan naman tayo ng Diyos. Kaya lang, mas alam niya kung ano ang makakabuti para sa atin. Alam niya kung ano ang para sa iyo. Kailangan lang natin mas lawakan ang ating pag-unawa. Lawakan mo rin ang iyong paningin na baka meron kang hindi nakikita pa na kitang-kita ng Diyos eh. Hindi makakabuti sa iyo. Merong mas nararapat para sa iyo.
Pero sa halimbawa din naman sa, no, ni Abraham sa unang pagbasa, kulitin mo lang, no? Kulitin mo. Maglambing ka lang, ha? Pero huwag kang magdadabog, huwag kang magagalit kasi dapat alam mo na kapag lumapit ka, pupwedeng ibigay, pupwedeng hindi. Pero pwede mong subukan. Subukan mo lang. Nalalambing naman ang Diyos. Baka kulang ka lang din sa lambing, ha? Baka hindi talaga yung paglapit mo sa Diyos, hindi talaga nagre-request, kundi nagdi-demand ka sa Diyos. Tao lang tayo. Hindi natin pwedeng utusan ang Diyos. Pwede tayong makiusap sa Diyos. At ang Diyos natin ay isang Ama na pwede nating tawaging Ama namin. Na handang ibigay kung ano ang para sa kanyang anak. Sabihin nyo nga po, mananalangin. Mananalangin, katumbas ng pakikipag-usap sa Diyos. Dalasan natin ang pakikipag-usap natin sa Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, minapakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw, nabuhay na mag-uli. Humakyat sa langit, naluloklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tinuturuan kami ni Jesus na buong tiwalang manalangin sa iyo, Ama. Idinudulog namin sa iyo ang aming mga kahilingan at ang buong simbahan. Ang ating pong itutugon, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Francisco naming Papa, mga obispo, pari at diakono, masalamin nawa sa kanila ang pag-ibig mo, Ama, sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng aming bayan, ituring nawa nila ang kanilang sarili bilang mga tagapangalaga at tagapagtanggol ng mga dukha, mahihina at walang tinig sa lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinaghihinaan ng loob, sanhi ng mga pagsubok at problema, manatiling bukas nawa ang kanilang puso sa kabila ng mga suliranin, sapagkat ikaw, Ama, ay sumasa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga nakatatanda, naway mapuspos sila ng galak at maging matatag sa anumang kanilang pinagdaraanan sa buhay. Patuloy nawa silang kalingain ng mga taong may tunay na malasakit. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, yakapin mo nawa silang mahigpit sa kanilang pagsapit sa iyong kaharian upang madama nila ganap ang iyong pag-ibig at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito'y inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ninawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat.
Ibagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon,
hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang
ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan, lahat ng mga may karamdaman at sa natatanging intensyon para sa mga lolo at mga lola. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.